Ano pa? Siguro yun lang. Kasi mabait ako kasi sa Kristo na ko eh. Mabait ako sa Kristo na ko. Pero, dami, gulo-gulo ng utak ko. Pero, binago ako ng Lord dun eh. Pinameditate ko yung, pinameditate niya sa akin yung word. Binago ako dun, huwag kang ganyan, ganito. Uti-uti, pinut ng pa, hindi pa ako perfect. Walang perfect sa atin habang nabubuhay. Pero meron mga bagay na binabago sa ugali natin ng Panginoon. Amen ba? At hindi nagpupusa yun. Kasi sabi sa Bible, do not be conformed with the pattern of this world, but be transformed by renewing your mind. Anong ibig sabihin nun? Renew. Ibig sabihin, pakisabi ka sa lang renew? Renew. Ano ibig sabihin renew? Renew ang ibig sabihin effort. It takes effort. Hindi siya kusang magic. Hindi yan nakukuha sa prayer. Hindi kahit anong prayer mo, Lord, baguhin mo ako. Baguhin mo isipan mo. Baguhin mo, baguhin mo, baguhin mo. Ganun pa pa rin hanggang wala kang gagawin. Tama ba rin? Parang ganito. O, no, pagalingin mo ako. Ayan yung gabon. Ayoko. Hindi ka gagaling. Amen ba? Kahit anong prayer mo, Lord, ayoko mo ng report. Pero bukas ka ng bukas ng computer. Manonood ka. Gawin, basagin mo yung computer. Amen ba? Ayaw niyo ba? Amen ba? Tapo ko sa report mo. Sometimes it takes a radical thing para matalo yung temptation. Amen? Amen. And the Lord's reminding me kailangan parang sabihin ko sa inyo. Dapat di wala akong planong sabihin eh. Kami na doon at report the pattern any longer pattern of this world but be transformed by renewing your mind. Ano yung ibig sabihin ng renew? Reconstruct yung brain natin. Saka ko natuturo yan. Probably next week. Yung brain natin, pwede mong ayusin. Pwede i-reconstruct. Pwede ayusin. Ang sinabi ko, apat, diba? Ano yan? When you wake up, when you sit down, when you travel, when you sleep, apat na oras sa isang araw na saan tayo tinitira. Eh, panglima. Yung panglima, wala sa Bible. Personal experience ko. Pero hindi oras. Lugar. O kaya tao. O kaya sitwasyon. Merong lugar. Okay, listen to this prayer. Merong lugar kung saan sa lugar na yun madalas ka malaglag sa kasalanan. Merong tao na dahil sa tao na yun madalas ka malaglag sa kasalanan. O may sitwasyon o scene pag nandun ka sa sitwasyon o scene na yun madalas ka malaglag sa kasalanan. Nagigit siya ba? Example, alam mo naman dyan sa lugar na yan dyan sa kwarto mo pag sinara mo yung pinto tapos may computer sa loob. Example sa loob, di ba? Tapos, alas 11 ng gabi. Alam mo yung tipong, hindi mo papigilan, nangangati yung kamay mo, na kailangan mong mag-time ng kung ano-ano dyan. At mamaya, nanonood ka na ng hindi dapat pinanonood. O kaya, alam mo naman, dito sa kwartong ito, nandito yung tao na kinakainisan mo, di ba? At hindi mo siya maiiwasan sapagkat tatay mo siya. Pero, pag makikita mo yung magkuhan na tayo, mainis ako nagkaling ka, and so on, so forth. O kaya yung sitwasyon na tipong may narinig ka lang na encouragement para sa iba, tapos feeling mo, hindi ka ina-encourage, nag-line na yung kaaway sa'yo, at sabi mo, sinasabi sa'yo ng kalaban sa puso mo, alam mo siya, wala siyang pakailam sa'yo, tignan mo, buti pa, dun switch siya sa'yo, hindi. Para sa'yo, tinitignan mo naman yun na, wala kang pakailam sa akin. Like, sin, laging nangyayari, paulit-ulit. Pastor, paano ko malalaman na ito yung lugar, o tao, o senaryo na lagi kong kinapabagsakan? Hindi siya nangyayari araw-araw. Pero weekly, nangyayari siya. O kaya every 2 weeks, nangyayari siya. Eh di may problema ka. Kung yung every 2 weeks na yun nangyayari for the past 10 years, may problema ka. Kung every 2 weeks na yun nangyayari for the past 1 year, eh pastor, umiinom lang naman ako monthly. Oo, monthly. Pero umiinom ka for 20 years na, monthly. Tuwing every month. Dapat matapos ang taon, hindi mo natapos ang buwan na ito, inahanap ko yung alak na gano'n. May problema ka. May problema ka. Ano ibig sabihin nun? Yung panguli, panglima. Pag nakita mo
yung sarili mo nandun sa lugar ng temptation at doon sa harap ng tao na nagpag-fall ka sa kasalanan o nasa harap yung scenario, imposible kasi hindi mo alam eh. Imposible hindi mo alam. Hindi mo, alam ko na ito. Alam ko na kung ano mangyayari. Imposible hindi. Ginagawa ko lagi eh. Dinidenay mo lang. Natawa si Abby. Tama ba? Kung alam mo yung kakanoon mo ng k-drama, mag-resulta sa hindi yung pagpe-pray. Ba't ka pa nanonood? Tama! Alam mo yung pagkawa mo nito, di ba mag-resulta sa pagkakaan mo ng classes, hindi naman kasi ang temptation, hindi ang kasalanan, hindi yung biglang lumilitaw sa harapan mo, tapos gagawin mo na lang. May pattern yan. May step 1, step 2, step 3, step 4 yan. So may tanong ako, ano forever na lang tayo ganyan? Kung gusto mo ng freedom, freedom comes when we meditate the word. Amen. Ganun nga sa everyone Christian. So may natutunan tayo? Hard teaching. Pero sabi mo sa katabi mo, para sa iyo yan. Para sa iyo yan. So sino dito willing mag-take ng effort to meditate the word of God? Kami ni Adam, may ginagawa kami ni Adam. Philippians 4.8. Sabi sa Philippians 4.8, whatever is noble, whatever is right, pakipos na. Ayan, sabi ni Pilate Brothers, hindi na dito ah. Whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is good, praiseworthy, think of about such things. Tuwing may iinis siya sa akin. Okay, yan na, sabi ka na. Tuwing may iinis siya sa akin at may iirita. At sabi ko sa kanya, over sa phone. Deklaro ko to. Finally, Lord, I only think of my pastor of whatever is true, noble, right, pure, lovely, admirable, excellent, praiseworthy. Naiinis ako pa ano kay Andrew, pero Lord, si Andrew na isang true, noble, siya isang right person, siya isang pure, siya lovely, admirable, excellent, praiseworthy. Kaya mo bang sabihin sa taong kinakainisan mo yan? Kaya mo bang sabihin sa taong kinakainisan mo yan? That is how you meditate the Word of God. You fill your mind with the Word of God and use it. Kaya mo sabihin, harapan-harapan yan, naiinis ako sa'yo, pero kasabi na naiinis ako sa'yo, naiisipin ko pa rin na ikaw ay true, noble, and so on, so forth. Ano yung ibang sabihin nun? Well, exactly! Mahirap! Kasi renewing mind takes effort. Sabi ka na yung salitang effort? Effort! Sabi mo sa katabi mo, it takes effort! It takes what? Effort! Ang pagbubukas ng Biblia sa umaga, it takes effort! Ang pagbubukas ng Biblia sa gabi bago matulog, it takes effort! Amen? Lalo na pag sarili na sanay kang nanonood ng anime bago matulog. Oh, it takes effort to turn off the computer. Okay, may challenge ako sa bawat isa. Sa lahat na nakakainis ng boses ko. Okay, may challenge ako. Challenge. Hindi ko alam kung may challenge. Challenge. For the next 21 days. Para ipagkasama pala ako dito. For the next 21 days. Pwede mo bang patayin lahat ng media 30 minutes bago matulog? When I said media, 30 minutes! Basta! 30 minutes! Wait lang, pinig kayo. 30 minutes bago matulog. Anong ibig sabihin ng media? Any form. Hindi lang cellphone, hindi lang computer, pati novela, pocketbook, books, and so on. Wala kang ibang titignan 30 minutes bago matulog, kundi eto! Starting tonight.
Okay. 30 minutes bago ka mat... Eh, pastor, pinagrupa ko, pinagrupa ko, pinagrupa ko. 30 minutes bago... Eh, di, kung gusto mong ano, matulog ka ng alas 12, di 11.30. Ganto, wala, diba? Tulog lang 12.30. Basta the point is 30 minutes bago ka matulog. Amen ba? Amen ba? Challenge! You need 21 days. Okay, listen, listen. You need 21 days to pray. Not to break a habit. You need 21 days to pray a new thought. New thought lang. Lagay sa utak mo. You need another 21 days para mag-create ng habit and lifestyle. In short, you need 60 days in total. 63 days para magkaroon ka ng habit. So, challenge ko sa inyo for the next 21 days. 21 days muna tayo. 30 minutes bago matulog. Word ni God. Pagkagising, word ni God. Huwag kang babako ng kama. Hindi ko lang. Huwag ka lalabas ang bahay nang hindi mo muna nababasa yung word ni God. Simple lang. Madali lang yun. Basahin mo lang. Amen ba? Oh, amen. Oh, with all our energy, think kayo sa akin. Amen ba? Amen! Yeah! Adapting kayo ng Lord. Okay. Okay, let's pray. Okay, Lord, thank you for this message. Kakaiba daw. Palaban ako, Lord.